Agad ipinaresto ang limang umunay fixer sa LTO Novaliches District Office. Ang mga inalok kasi nila ng student driver's permit sa halagang 10,500 pesos. Mga operatibo palang kasama ni LTO Chief ASEC JR Tugade. Sa normal na proseso, wala yung 1,000 piso. Kami po ay nag-disguise. Tumambay po kami dun sa labas ng opisina. Good job talaga dito kay ano? Buti na lang talaga pinalitan niyo Mr. President yung LTO chief na si Guadis, 'di ba? Buti pinalitan niyo 'yun. Ang gustong pagbabago noon, pagbabago ng mga kontrata ng ano eh, ng mga nasa loob na ng LTO eh. Oh, 'yun ang gustong pagbabago noon eh, si Guadis. Oh, ilagay niyo to si Tugade, yung anak ni Art Tugade, ni Secretary Art Tugade. At least ito na ang pinalitan, ang pinalit, 'di ba? Tapos ang ginawa nga, nagkaroon ng operation dito sa student permit ng yung pagkuha ng student. Alam mo, maniwala ka sa akin. Isa, ako naniniwala ako 100,000 times na isa sa mga dahilan kung bakit maraming kamote sa kalsada dahil kamote ang pagkuha ng lisensya. Marami ho sa inyo, eh sigurado ako, marami sa inyo anak kayo ng ano, anak kayo ng fixers. Marami sa inyo, hindi nyo nga nabasa yung exam eh. Nagbayad lang kayo tapos ipinasa na kayo. Taas yung kamay nyo kung sino kayo. Pati ako. Huwag na totoo naman eh. Huwag na ho tayo magmaang-maangan. Isa rin ho tayo sa mga kasi nung kabataan natin, ganyan. Nung kabataan natin, kaya nagkakaproblema sa mga fixers. Alam nyo kung bakit, ha? Kasi po, napakahirap kumuha. Ganun ang nangyayari kung paano napapasok ng fixers eh. Kung paano napapasok ng mga kurap at tiwaling opisyal. Pag mahirap ang pagkuha, eh dyan papasok yung palakasan, lagay, under the table. Oh. Kaya nga natin pinupuna yung immigration ngayon. Kaya nagkakaroon ng escort na 150,000. Eh dahil po sa pahirapan po ang paglabas. So normal, kung ikaw, eh gusto mo mapadali, eh magpapa-escort ka na lang. Yan ang problema. Yan ang dapat solusyonan ng immigration. E buti na lang sa LTO ngayon, madali na ho. I mean, hindi ho madali in a sense na hindi mo malalaman. Ibig sabihin, hindi ka matututo. Matututo ka, pero at the same time, hindi yung pahirapan na mabilis na ho yung proseso. Yan ang totoo dyan. Ako, sabi ko nga sa inyo eh, na-experience ko na mabilis na ang proseso, pati ho dyan sa mga ganyan-ganyan. Although, it could be better. Kaya lang siyempre budget eh. Kailangan ng additional budget. But for now, mabilis na ho. Sana, ako natutuwa po ako sa ginagawa po ni ASEC, itong anak ni Art Tugade, itong si ASEC Tugade na LTO chief, dahil kailangan masawatan na po uli yung mga fixers dahil dumadami na uli. Dati, alam ko, nabawasan na yan eh. Pero ngayon, dumadami na po uli ang mga fixers sa LTO. And good job, nagtatrabaho itong ating LTO chief. At talagang nasa ano ho siya, nasa ground, di ba? Siya mismo nagpupunta eh. Siya daw nga mismo, sa isang balita, siya mismo yung inalok ng fixers. Oo, siya mismo. Sir, gusto yun ng ano ha, nalisin siya. Talaga naman pong napakarami nga po ng fixer. Pati hepe ng opisina din na nakatanggi ng kumprontahin ni Tugade. Suspendido na siya pero wala pang tugo ng kuno namin ng pahayag. Talama fixer dito sa opisina mo. Ano nangyayari dito? Labas naman po yun. Ay! Oh, ayan na. Alam mo, buti at tapang tao ha. Talamak ang fixers dito. Sa labas naman po yun, sabi nung head doon. Eh, sira din pala ulo nyo, sir, eh. So, sa totoo lang, ha, sira din ang ulo nyo, eh. Tandaan ninyo, ang fixers, kaya nakakapag-fixer yan. Okay? Kaya ho sila nakakasingil sa labas. At para mapapabilis ang papel nila, eh, meron silang connection sa loob. Kasi kung maniningil lang sila, ang tawag doon, tapos hindi sila matutulungan, scammer ang tawag doon, hindi fixers. Ano scammer? Lolokohin ka lang, pengen pera. O, para pabilisin ko yung lisensya mo, pengen pera. O, tapos pagbigay sa'yo, tatakbuhan ka na. Hindi eh. Pagbigay sa'yo, meron silang contact sa loob para mabilis ang proseso. Ibig sabihin, yung mga fixers, hindi lang sa labas yun, sa loob din. Itong
Itong pinuno ng LTO dyan, papalusot pa eh. Buti na lang, hindi. Sa ibang video, nakita ko yung ibang video nito, talagang inaway ni LTO Chief Togade. Buong Pilipinas daw ang kampanyang ito, kabilang na ang main office ng LTO sa Quezon City, kung saan isang paparitirong empleyado nila mismo ang nahuli noong nakaraang taon. Ayon sa mga nakausap namin kumukuha ng lisensya, tila normal na raw ang presensya ng mga fixer sa labas ng mga opisina ng LTO. Non-pro student, ganun po ang sinasabi. Tapos ano sabi niyo? Hindi po namin pinansin. Dati sir, sir. Kaso mahal, kaya maglalakad na ako mag-isa. Mas mura sir eh. Kumpiyansa po kami na mawawala yung fixers na yan kung kami po sa LTO ay mapapadali namin, mapapabilis po namin ang mga transaksyon. At saka sir, ako, good job yung ginagawa nyo. Ikuti nyo lahat ng LTO. Kasi alam nyo, ito ha, para lang sa kaalaman nyo, LTO chip, alam ng mga tao kung nasan yung fixer eh. Meron talagang matitino. Okay, may mga matitinong lugar, pero alam ng mga motorista kung saan yung mga may lugar na fixer. Kung gusto mo, may problema ka, na gusto mo mabilis, puntahan mo itong lugar na ito. Ito yung mga fixer. Alam mo yan, mag-surveillance po kayo. At kaya nga maganda po, talagang bumabaho kayo. Kasi pag hindi ho kayo bababa, hindi nyo masasawata ho yan. Kasi ang connection yan hanggang nasa leader ng yung mismong head. Kaya nga good job kayo dyan, boss, dyan sa head na sinibak ninyo. Sinibak niya yung head . So, good job yan, di ba? Palakpakan natin si LTO Chief Asek Togade. Sana, sir, tuloy-tuloy, hindi lang usimula ito, tuloy-tuloy nyo, talagang galud-gurin nyo lahat ng... Kasi alam nyo, kaya din talaga ang daming kamuti sa kalsada . Pag tinanong mo, meron nga ako nakita . Ano ang broken line? Di ba yun yung pwede ka lumipat? Oo. Ano yung straight line? Caution. Pag hindi daw broken line, caution. O, di sige. Tapos tawag pa siya sa tatay niya . Di ba nagtawag pa siya? Hindi, di ba pagka straight line. Ang alam kong straight line na pwede ka lumipat sa S-Lex lang. Bakit? Kasi nga, mula simula hanggang dulo, hindi broken yun . Hindi ka na makalipat. O, di ba? O, yung tumawag sa daddy, nagano pa ng rest back . Sana naman yung tatay hindi kinunsinte. Alam mo, marami talaga sa mga kababayan natin, mapa-rider, mapa-driver, talagang hindi nila ho alam yung batas. Actually, isama nyo na yung traffic enforcer. Marami dyan traffic enforcer na kamote. Naku, dami dyan, ha? Hindi, alam mo, ito ha, minsan napapaisip na nga ako. Ito to, honestly, ha, napapaisip na nga ako na mukhang tama nga to si Busita. Hindi ha, napaisip ako talaga. Hindi, tayo naman po, umaamin tayo pagka medyo nagkakamali tayo. Iniisip ko kasi yung pinaglalaban ni Busita na batas na para ipenalize yung mga traffic enforcer, which is maganda, although sana mas yung implementing rules and regulation medyo maayos lang. Maganda yung idea na dapat magbayad din yung mga maling magkaroon din ng penalty yung mga enforcer na sira ang ulo. At kung talagang, kasi sa totoo lang, pwede mo namang kasuhan. Sa ombudsman, kasuhan. Okay? Sa hindi pagtupad nilang duty. Kaya lang, namulat yung isip ko, o nagbago yung isip ko, okay? Nung nangyayari to sa immigration, ito talaga, awakening sa akin tong immigration na nangyayari. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip ko, kaya malalakas ang loob nito mga punyetang power trip na immigration. Kasi alam nilang napakahirap magdemanda sa ombudsman. Ang hirap magdemanda sa korte. Alam nila yun . Kaya iniisip nila, kahit i-offload kita, you will not waste time going to ombudsman and file a case against me. Tama, mali. Yun naisip nila . Kaya tuloy ako, napapaisip ako na dapat gumawa ng kaso o gumawa ng batas na magkakakaso na mas madali itong mga immigration officer na nagpa-power trip, di ba? Same application din pagdating po dito sa mga motorista na mga tulongges na mga traffic enforcer. I'm not sure kung mapapadali ang pagpe-penalize o pagpaparusa sa traffic enforcer na kamote yung batas ni Busita, aba,
baka suportahan na natin ng tuluyan yun. Ako, hindi ako nang... Sabi ko nga sa inyo eh, marunong akong kung umamin kung sakaling... kasi na-open yung pag-iisip ko nung nangyayari sa immigration. Kasi naaawa ko dun sa mga taong gusto lang magbakasyon. Yung may pera, nakapag-ipon ng konti, ang dami-dami pa namang piso fare sa mga airlines, di ba? Ang daming ganun eh, ang daming piso fare sa airlines. Tapos, biglang, alam mo yon, biglang pagdating mo doon, o nagtrabaho ka, nagpagod ka, nag-ipon ka, tapos biglang pagdating mo, i-offload ka lang ng basta-basta. Di ba medyo nakaka... Eh, kung wala kang pera at pinag-ipunan mo yun, paano na yun? Unfair yun. O, di ba? Totoo naman, unfair po yun. O, ito ang ano natin. Kaya nga sabi ko, abay, mukhang maganda ata talaga yung ano. Boss, di na kailangan yun. Ibalik na ang no contact. Actually, yan ang talaga. Perfect yan. Ibalik ang no contact apprehension. Maniwala kayo sa akin. Wala na tayo maririnig na traffic enforcer na kamote.